roots ng Pola? We're really excited, no, to showcase the Filipino pride sa ano namin. We had limited practices pa lang, but again, we have preparation for the next coming games. We're just giving our best effort para magandang outcome namin. So yun, bilang isang sa coach, kumusta kapag-handle niyo itong team niyo, Pola Pilipinas? So far, so good naman for us ni Coach Jens, no? Yun nga, nilalagay lang namin sistema namin, both offense and defense. So, paano yung training nyo? Araw-araw ba ito? For now, nag-araw-araw kami. Mm-hmm. And maybe on Sunday, mag-off kami. Bago kami, mag-straight na naman. And then, depend na kami pa China. Coach, kumusta si Gerald bilang ano? Ah, si Jack kasi naging teammate ko siya before sa IMO, sa MPBL. So, I know him na makakalaro talaga si Jack. Hindi lang siya artista, magaling din siya maglaro talaga. Ako, sa side ko, no, never played with Jack, never coached Jack. Pero I was really surprised. Being a former professional basketball player myself, I'm really surprised sa high IQ niya. At sa laro niya, yes game, sa totoo lang, yes game. And yes, high IQ guard. Coach, paano yung pinuot tong Pola Pilipinas? Di ka naisip ko si Gerald, paano nasali dito? Hindi, kasi halos lahat ng players is may team na sila. Meron silang MPBL team and iba nasa PBA. So, eto mga to, sila ang available, and then I think naman yung available sila, I think naman mag-fit sila sa system namin ni Coach Jens. Same sa sinabi ni Coach JR, no, na most of the players are unavailable anymore because they're in the MPBL, they're in the PBA. For us, this is the best available players na wala team, okay? Now, si Jens, like sinabi ni Coach JR, ginawa rin namin siyang team captain sa team namin because what we see here is a really vocal leader. Obviously, yung mga players namin hindi pa masyadong magkakilala, but knowing Jay being a vocal leader, kaya na napag-isipan ni Coach JR na paggawin siyang captain ball para ma-lead yung team namin as a leader. Anong challenge na encounter nyo ngayon dito sa team na to? Siyempre, ang challenge is to talagang i-gel muna sila. Tulad ng sinabi ko, we just practice our fourth day today. Mahirap in a way na hindi pa magkakakilala. That's why si Coach JR and me really try our best to make a system for them to gel. So yun ang mga nakikita namin ng bottleneck. But for once, the season starts and it will be a 4-5 month season, definitely mag-gel na tong team na to. Ano, ba natin ang trophy? That's our goal talaga, no? Kasi ako, former Gilas, San Miguel, Alab. So marami na akong nalaruan na international, dala-dala ang Philippines. So yun talaga ang pinaka-main goal kasi ayaw din natin magpatalo sa ibang country. So same thing sa sinabi, no? Obviously, lahat naman ng teams yun ang goal, maging champions. Pero we will really take one practice at a time, one game at a time to focus to improve ourselves muna. Definitely, pag nakapasok ng kung ano man yung playoffs, kung ano, sana makasilat, sana makapag-champion. Kasi wala rin kaming idea sa mga kalabans namin, no? If they're strong or we are strong. So, dami pang factors na we're gonna scout and all. But definitely, yun ang goal talaga ng team namin. Given ito, sino po may talaga ng sikat na PBA players na magagal na gusto niyo sana masama sa team niyo? Sa akin kasi, si Ken Salado dapat. Ang problema is kinuha siya ng Phoenix and then I think i-renew siya, so hindi na siya makakalaro dito sa Pola. Most likely yung magandang question yun, no, na most likely yung magagaling talaga na PBA players, definitely may kukuha ulit na tulad ng sinabi niya, no, meron kaming dapat point guard na magaling, si Ket sana fit sa system namin. But once na nakita na release siya, napirma naman agad ng ibang team. So yun sana ang isa sa mga mapupunta sana sa amin. So ibig sabihin, hindi lang kayo magiging representative ng Pinas sa Asian. May ibang grupo din dito team sa Pilipinas na kalaban. Wala. Actually, yeah, tama. Yeah. Ganun, parang ganun. May isang team din na representative
ng Pilipinas. Ang dala naman nila isang Buanga Valientes. City din sila. So same as us, we're Pola City na sa Mindoro, sila naman sa Buanga City. Kaya niyo yun. Sana! Para kami yung lamang sa... Hindi, hindi. Taiwan yun. Taiwan, Taiwan. Yung Taiwan team, dito sila base. Nakakatuwa din. Kasi most likely yung coach nila, they're also from the Philippines. Maybe yung imports dito rin galing. Mga coach, may ano ba kayo, nakikitang celeb na sa palagay nyo pwedeng maging player talaga bukod kay Gerard na mahusay sa palagay? Sa akin, si Jake talaga, no? And then, sa tingin ko, ang kasunod niya si DJ. Daniel. Ang mga, ayan. Oh, si Daniel. Yung mga, yung mga player, I mean, na mga artista, celebrity na marunong mag-basketball talaga. Thank you. Same, same answer, no? Wala akong masyadong kilala sa mga artista na nakikita kong na, sorry to say, sa level lang ng physicality, ng ano, nakikita natin, obviously, number one talaga si Jet sa mga actors, celebrity na kaya maglaro. But, kung nakita niya laro ni DJ, siguro, okay. isang player din, narinig ko si Sancho Marulo, no? Na naging varsity din kasi yan nung San Sebastian daw. So, definitely, at naglalaro naman sila. So mga dang ano, baka may opening tayo coach pag merong nag-open sa welcome naman sila. Welcome, welcome naman sila. Kung gusto nyo naman sagutin, sino showbiz crush niyo? Of course, showbiz crush. Magwapo na si Julia, ha? Ikaw, Yels. Ako, ever since, Heart Evangelista ako. Passionista. Ako si ano, Ann Curtis. Kasama ni Gerald. Yeah. Okay, thank you. Thank you.